Isang guro sa Baguio City ang nagka-COVID habang gumagawa ng module para sa pagbubukas ng klase sa August 24. Kaya tuloy ang giit ng ilang grupo na iurong ang pasukan. Saksi, si Chino Gaston. Maputik at malubak ang daan papunta sa mga katutubong estudyante sa Matalam, Cotabato. Halos 4 oras ang biyahe ng mga guro, maihatid lang ang mga module o mga pinrint na lessons. Maihatid man ang module para makapag-self-study ang mga mag-aaral na nasa mga lugar na mahina ang internet, makasabay naman kaya sila sa aralin. Sa pilot test ng modular learning sa Kawayan, Isabela, lumabas na ang ilang estudyante, hirap. Kung mag-aaral sa bahay, sino ang gagabay? Both parents talagang mga magsasaka sila and labis ang kanilang pag-aalala talaga kung ano yung mangyayari ngayon sa kanilang mga anak. May mga bata pa rin na hindi pa rin nakakapag-enroll hanggang sa ngayon kasi malalayo ang mga kabahayan at walang signal para matawagan namin sila. Yung iba, kailangan pa nilang bumaba ng barangay, maglaan ng pamasahe para mag-text lang sa teacher. Sa gitna ng paghahatid ng modules, nariyan pa rin ang peligrong magka-COVID ang guro o ang estudyante. Most of the parents, nangangampa sila, natatakot sila kasi hindi ngayon natin alam, ma'am, kung ano yung daladalang sakit na meron tayo ngayon. Hindi pa nga nagbubukas sa mga klase, may teacher nang na-infect. Ayon sa isang contact tracer, nagka-COVID ang isang guro habang gumagawa ng modules hanggang sa isa-isa nang nag-positive ang ibang kaanak niya. Kaya panawagan ng Alliance of Concerned Teachers, ipagpaliban muna ang August 24 class opening. Mungkahi naman ni Vice President Lenny Robredo sa DepEd, mass testing para sa teachers, pondo para sa check-up at gamot nila, PPE, hand sanitizer at iba pang protective equipment at hazard pay na regular at on time. Pwede rin daw i-realign ang 29.5 billion pesos na para dapat sa rehabilitation ng school buildings at gawing pambili ng mga gadget at equipment para sa distance learning. Sagot ni Education Secretary Leonor Briones, kailangang ikonsulta ang ganyang realignment sa Department of Budget and Management. Sa issue naman ng hazard pay, we have been paying hazard pay even before COVID for teachers who are in places na malayo ang sasakyan o malayo sa mga urban centers. Sa usapin ng mass testing sa teachers, may sinusunod daw na guidelines alinsunod sa IATF at DOH. Hindi natin tinatawag na mass testing kung hindi tinatawag natin na required testing ay dahil po may mga symptoms or may mga history na nakapaloob po doon sa Department of Health guidelines. Ngayong tenga ang mga classroom dahil walang face-to-face classes, 50% daw ng mga paaralan sa NCR ang ipapagamit muna bilang isolation facility, kagaya ng Talipapa Senior High School sa Quezon City. Pero hirit ng ilang nakatira malapit sa paaralan. Dapat po niyan, yung doon po sa may, yung wala pong mga nakatirang, yung para pong bakanteng lote, tapos doon po nilalagay yung pasyente. Kailangan hindi sa mga crowded places na near communities. Tanong pa ng grupong ACT, paano ang mga gurong required mag-report sa paaralan para sa pagbubukas ng klase? Sinabi na namin paulit-ulit na walang face-to-face na klase starting August 24. Kasi ayaw naming ma-endanger ang ating mga learners at ang ating mga teachers. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi.